Oh, Augustus. Madam, dumating na po yung journalist. Naghihintay na po sa corridor. Sige, papuntahin mo na siya sa sala para masimulan na ang interview. Kaso may problema po, madam eh. Ano? Eh, uunahin daw po niyang interviewin si Secretary Hipolito. Nasaan siya? Tara. Sir, madali na po si Daddy Calisteva. Kapasunod. Yes, sir. Mrs. Scriba. Ay, magandang araw po, madam. Magandang araw. Bakit mo namang uunahing interviewin si Renato? Madam, I'm sorry. Siya kasi ang una kong natawagan. Naunang natawagan? O baka naman may kinikilingan ka lang? Hindi naman po, madam. Nagkataon lang na siya po ang una kong tinawagan. Si Secretary Hipolito. Mrs. Scriba. Pinapatawag ko ni Sir Renato. Madam, pasensya na. Pagkatapos ng pagkatapos ito, pupuntahan ko po kayo para sa inyong interview. Excuse me, madam. Augustus. Madam. Puntahan mo si Mariano. Magkita kami sa sala. Yes, madam. Mike, lagay mo na yung lapit. Wire. Okay. Are you ready, Mr. Secretary? Yes, Miss Danica. Go ahead. Oh, bakit mo naman ako pinatatawag? Busy ako eh! Maganda ka, Mariano. Haharap ako sa media para sa interview ng mga kumakandidatong presidente. Eh, ikaw na naman pala haharap eh. Ba't kailangan mo pa ako doon? Nagmamatigas ka? Huwag mo akong subukan, Mariano. Anong gagawin? Gagawa tayo ng palabas. Sumunod ka na lang sa mga sasabihin ko. Dating gawin. Ano po ang masasabi niyo sa... Secretary Hipolito. Mr. President. Gusto ko sanang gamitin itong opisina ko para sa interview ng unang gina. Ano mo nakanda na kayo pero pasensya na lang. Mr. President. Wala namang problema. Ah, Miss Danica, kumalap na lang tayo ng iba pang opisina para makapag-set up. Yes, sir. Salamat, sumunod ka. Kung hindi, mabubuko tayo, madadamay ka. Hindi ko rin naman palalampasin to, Lily. Maghintay ka lang. Secretary, sa kabila ng mga kasong kinasasangkutan nyo, katulad ng terorismo, karapat dapat pa po ba kayong tumakbo? Hindi nga ako nasentensyahan. Dahil malinis ang aking konsensya. Absuelto ako dahil wala akong kasalanan. At sa gitna ng kasinungalingan na yan, alam mo kung anong napatunayan? Na ito ay paninira sa akin ni Carol Dalisay. At yan ang ginagamit ng ating mga kalaban sa politika. Yun po ba ay ang ating Madam First Lady? No. Wala kaming away o hitwaan ng Pangulo. Tutusin hanggang sa ngayon, sa akin pa rin siya humihingi ng payo para sa pagpapataklo ng buong palasyo. Yan ay tanda ng katapatan ko sa kanya. E paano naman po ang unang ginang? Yan ang nga iniisip ko eh. Parang may mali. Bakit kailangang tumakbo ng unang ginang sa pagkapangulo? Eh niwala siyang karanasan sa politika. Eh kahit man lamang sa pagpapatakbo ng isang maliit na barangay. Dahil isa siyang negosyante, kapitalista. Alam mo, isa sa mga alituntunin ng Pangulo ay ang bantayan ng ekonomiya. Pero iba ito. Nakakatakot naman kung patatakbuhin mo na parang isang negosyo
ang gobyerno kung ikaw ay pangulo. Nakakatakot yan. Ang tanong na nakakarami, ano po ang magagawa niyo para sa bayan? Alam mo, Danica, kung hindi makakalimutan ng ating mga kababayan, ako ang dating direktor ng National Defense ng ating bansa. At nalinis ko ang tungkol sa usapin ng terorismo na sumpo ko si Ricardo Dalisay at ang kanyang mga kasamahan. Subalit na ako'y maging kabinete ng ating former President Cabrera. Bumalik ang terorismo. Kaya pag ako ay umupo bilang pangulo ng ating bansa, ipagpapatuloy ko ang laban na yan hanggang sa tuloy ang mawala si Ricardo Dalisay at ang kanyang mga kasamahan. Meron po ba kayong gustong sabihin para sa ating mga tagapanood bago matapos ang ating interview? Mahal ko ang ating bayan at aayusin ko ang bansang Pilipinas. Kumbaga, para lamang itong sirang sasakyan na kailangang linisin, ayusin at alagaan. At ako ang magpapatakbo ng sasakyan na ito. At tatakbuhin ko ng matuling ang sasakyan na ito para makarating tayo sa mas magandang bukas. Talagang mapag-iiwanan ako sa eleksyon na ito kung parang maliwala lang ako sa pangangampanya mo, Renato. Hindi mo man lang magawang banggitin ang pangalan ko bilang running mate mo. May araw ka rin, Renato. Makikita mo. Lucas, Samuel, halika na, sumabay na kayo sa amin. Sana, hanggat maaari, sa atin natin na lang muna. Nagbabalak ako na pumasok sa politika. Ha? Paano mangyari yan? Kapag napatay na natin si Don Ignacio, kukunin natin lahat ng ari-arian niya. Lahat ng kapangyarihan niya. At ang mga koneksyon niya. Maganda yung pinaplano mo, Armando. Pero delikado yan. Baka naman masyado na mataas yung pinapangarap mo. Huwag mo nga ako dinukuha sa kanya. Wala pa akong pinangarap na hindi ko natupad. Armando, iniisip lang naman namin yung mga kasamahan natin. Hindi pa nila alam to. Hindi kasama to sa pinaglalaban natin. Sasabihin ko rin naman sa kanila. Pagkatapos natin patayin si Don Ignacio. Kaya ako sinasabi sa inyong dalawa to dahil alam ko mapagkakatiwala ko kayo. Tama ba ako? Samuel, alam mo ang hirap na pinagdaanan natin. Gusto mo pa ba bumalik doon? Baka lang kasi mas lalo tayo mapahama. Matadamay pati mga kasamahan natin. Hindi ba kayo nag-iisip? Kapag pinasukan kong politika at nanalo ko, mahahawakan ko ang buong norte. Sa atin ang kapangyarihan. At hindi na natin kailangan pumatay pa para lang kumita. May punto si Armando. Ginagawa niya yan para sa ating lahat. Galing nyo talaga? Sabi na nga ba, nakakain na amoy ko eh. Nung ganisa niya ako sino? Yan ang sinasabi ko. Yung alarm clock, hindi kayo kaya gisingin. Pero yung amoy ng pagkain, nagigising kayo. O sige na, maghanap na kayo ng pwesto nyo. Mag-almusal na tayo. Ah, ay, sandali. Nakakalimutan na natin magdasal. Ha? Sino ang mangunguna sa pagdasal? Bro, si Omar na lang. Eh, total, siya naman yung bago dito sa atin, di ba? Tama. Sige, Omar. Sige. Ikaw na. Sige. Dasal tayo. My Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya naming natatanggap sa araw-araw. Maraming salamat po dahil binibigyan niyo kami ng lakas ng katawan sa araw-araw.
Maraming maraming salamat po dahil binigyan niyo kami ng maayos na tutuluyan. Panginoon, alam ko po na kasama niyo na ang asawa at anak ko. Kayo na po ang bahala sa kanila. Binabalik po namin po sa inyo to, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya na. Sigurado naman mapapalitan sa heart. Kailangan pa natin gawin ito. Sino ang mga tumatakbo? Basta nitindi ang laban para sa pwesto ng mga tusong nagbabalak kayo. Kapag ako nanalo, Presidente, papatuloy ko ang magagandang gawain ng aking asawa. Malaki ang kumpiyansa ko. Ako ang pipilihan ng mga tao. Pero hindi nyo manolo ako si Cardo. Sila pa rin namumuno sa ating paunit-unit ang mangyayari ito. Kaya kailangan natin na tayo magsakripisyo kung gusto talaga natin magkaroon ng pagbabago. FDJs ang